Unang-una po, ang LTFRB po ay tatalima sa utos po ng Pangulo at higit po namin pagbubutihan ang aming trabaho para ma-address pa po namin yung mga problema sa modernization. And bukas na bukas din po, tatawag ako ng meeting ng board. Titignan namin kung i-recalibrate namin yung aming mga kwanpo gagawin para po mas lalo naming mapabigyan yung mga nasa transport group. Ano po yung mga kasi may mga issues na na-raise po dito, ano yung mga adjustments, mga recalibrations na gagawin sa loob ng 3 buwan? Number one, yung mga hindi nakapag-consolidate, tatanggapin namin dahil di ba December 31 ang deadline. So tatanggapin namin ngayon yun. That's the number one thing na gagawin namin. Number two po, yung mga gusto pa ulit mag-consolidate sa ibang ruta po, pwede na naman po namin pagbigyan ulit ngayon. So in effect po, it will widen the program. How about yung consolidate, yung mga issues nila sa consolidation, yung kanina na na-raise? Yung route rationalization po, pagtutunan na rin po namin ng pansin. Tama po yung sabi ni Congressman Akop na dapat nga po maiayos po namin yung programa for the route rationalization ng gobyerno po para po ito ay magandang kaakibat din ng modernization po. Kaya ba yun from 10% currently, kaya po ba yun maging 100% in 3 months, yung route rationalization? Yung route rationalization po kakayani naman. Pero actually ma'am, hindi naman lahat ng ruta nire-rationalize. Mga 5th class, 6th class municipalities, ay isang daan lang yan. Hindi na po. Usually sa mga highly urbanized cities lang po yan, yung mga route rationalization na yan. So yun po ang pagtutunan namin ng pansin ngayon. Iaayos namin yung route rationalization po para mas maging smooth sailing po yung ating modernization program. Salamat sir, po. Sir, last na. Paano po yung mga ayaw pa rin mag-consolidate? Kasi gusto nila mapasa kanila po at hindi doon sa kooperatiba o korporasyon yung mga unit. Yun nga po yung nire-raise din ng maybe Francisco Motors na mas mura yung sa kanila and meron silang mechanism na magpapautang po na direkta sa kanila. So ano po ba yung magiging, isa rin ba to sa titingnan ninyo po maybe? Yung Francisco Motor po, manufacturer po yan. Mm-hmm. So yes, so long as to makapag-accredit sila sa DTI, pwede po silang mabigyan ho ng opportunity na magbenta sa mga bagong kuan, nagmo-modernize ho. At the rate of 980,000, malaking bagay at tulong ho yun sa mga jeepney drivers natin dahil may 230,000 na binibigay ang gobyerno. So less than 280,000, 700,000 na lang, stretch in 7 years. Kayang-kaya na po nilang bayaran yan. Yun nga, sir, yung mga ayaw pa rin magpa-consolidate kasi nga, hindi naman daw mapapasa kanila yung mga unit eh. Siguro, mas maganda siguro pag-usapan namin. Baka meron ibang paraan para po ma-accommodate naman sila. We will continue to dialogue with them.